Good morning! Maraming salamat sa mga subscribers ko, sa lahat-lahat ng mga nanonood, sa mga pinupost kong videos. Really, maraming salamat sa mga suporta ninyo. Alam niyo, napakasaya talaga. Ang sarap sa pakiramdam na araw-araw is nadadagdagan yung mga subscribers mo. Is yun ang nagpapa-inspired sa iyo upang sa ganoon is gagawa ka pa ng maraming videos na mapapanood ng mga subscribers mo, ng mga viewers mo. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo, ang pag-uusapan natin is tungkol sa ugali ng mga amo. Ang mga amo, pati naman tayo, diba, ay sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan may mga nagiging sala sa init, sala sa lamig sila kasi kung minsan is marami silang problema din na kinakaharap. Kaya hindi na natin maiwasan na tayo kung minsan yung nadadamay tayo sa mga problema nila, yung katupakan nila. Pero ang masasabi ko lang is kung nagaganon yung mga amo natin at saka kung minsan is dahil din sa pagtanda, dala ng kanilang pagtanda. Kasi nag-iiba talaga yung ugali nila pagka tumatanda na talaga. So, intindihin na lang natin. Huwag na lang natin silang patulan. Ako, yung amo namin na babae, yung amo naming lalaki, walang problema. Kasi napakabait yun. Kung meron siyang pagkain, kung naplantya niya yung damit niya, kung nalinisan niya yung kwarto niya, tama na yun. Wala nang ipapautos pa ng iba. Pero yung amo naming babae is may pagka mahirap kung minsan. Pero alam niyo, hindi lang namin siya pinapansin. Kasi sabi ko sa kasama ko, is ipagpalagay na lang natin na siya yung nanay natin. Yung nanay natin na kailangan nating unawain. Kasi kung lagi na lang natin siyang pinapansin pagka nagkakaganon, is magiging hindi maganda yung samahan. At saka kung hindi na maganda yung samahan sa loob ng bahay, nawawalan ka na ng gana na pagsilbihan sila at nawawalan ka ng gana magtrabaho sa kanila. So hanggat maaari, iniiwasan namin yung mga yun. Iniintindi na lang namin. Kung naiinis kami, nagkasimangot na lang kami. Nararamdaman niya na naiinis kami hanggang sa yung ano, hanggang sa siya na yung parang umaalo sa amin. Kasi kung pag nagaganyan siya tapos salita kami ng salita ay tinutungtungan namin yung galit niya, syempre magiging big fire, di ba? Pagka yung galit na tao kuminsan, kung tinutupak yung tao tapos sasalubungin mo, then at saka ano, at saka sira ulo ka din kung kung alam mong galit yung tao, tutuntungan mo pa. Kailangan na lang yung unawa kasi ipagpalagay na lang natin na sila yung mga magulang natin na kailangan na